Ayan, magandang araw sa lahat. Na-establish na nila na sa September 14, magi-start na yung Season 1 ng Axie Infinity Origins, no? Pero for some people, no? They believe na masyadong mabilis. And nag-brought about to ng questions, no? Regarding certain matters, okay? Number one is yung AXS rewards, right? I mean, ilang araw na lang bago mag-start yung season 1. So, paano naman yung AXS rewards, no? Makukuha ba to ng mga leaderboard players bago magsimula yung season 1? O mangyayari to during season 1? Now, naisip ko kasi it will be bad, no? Kung during season 1 siya kasi may mga players na baka nakapag-violate ng rules, no? Minsan intentional, minsan hindi naman intentional, and it will be devastating, no, na they already grind, no, the account for season 1 to know later on na mababan para sila. So parang napakasama naman, no? It's so devastating. So ako, I'm hoping na dahil pinaaga nyo yung start ng season 1, dapat agahan din nila yung pag-distribute ng AXS rewards. Or make it a rule na before starting any season, dapat na-distribute ng AXS rewards nung mga nakaraang season. Okay? Another concern pa, no, dahil dun sa bilis ng ginawa nila is yung balancing changes, no. Now, if you ask me, Haseyo, will there be balancing changes? For me, there should be. Because kung wala tayong ganito before season 1, we will end up seeing the same leaderboard as we have dun sa end ng season 0. Mauulit lang yan, guys, no? Kung wala tayong balancing changes. And yung ibang tao, meron silang parang anxiety, no? Kasi sobrang bilis. And then yung Axie, meron siyang record of being slow, no? I don't know kung agree kayo, no? Parang, di ba, nababagalan tayo sa mga update na ginagawa nila. Pero ito, guys, sobrang bilis. So, ano pwedeng mangyari sa balancing changes, no? Baka hindi siya as solid, or baka hindi siya reflective ng mga gustong mangyari ng tao, given pa na right now ongoing yung AxieCon. But some of you may say, Haseyo, okay lang naman na hindi masyado okay yung balancing changes nila kasi pwede pa silang mag-apply ng balancing changes later on. Well, sinabi na nila, guys, before, no, na pag nagsimula na yung season 1, they will not be applying any change unless absolutely necessary. So, syempre ako, I'm hoping na before season 1, magkaroon sana tayo ng solid talaga na balance change na ano talaga, will apply utility sa mga cards, runes, charms na hindi masyado nagagamit, no? At hindi yung katulad nung nangyari sa season 0. Kasi nga ayaw natin na ganun na naman yung endgame, no? Yung mga tao naka-endless anger. Paano naman yung ibang mystic runes and charms, di ba? Okay? Now, in relation to this concern sa balancing changes, merong thread na shinare si Not Easy NFT sa Twitter, no, na agree ako, no, and I hope maging part or ma-inspire nito yung magiging balancing changes before season 1. Okay, so mega thread for card runes and charms opinion. Decide to write this sooner cause Axie season 1 start on September 14. That I think is too fast, no, for patching or bigger patch, which I agree naman, no. Masyadong mabilis, guys, no. Nagulat din ako na September 14 na ang start ng season 1.
Lot of homework to do. Yeah, here we go. Okay. So card session. I think dito ano puro cards lang yung kinover niya. So there will be a thread siguro later on about runes and charms naman. Okay, so cards lang muna dito. I see lot of premature decision on patching before, maybe because lack of time or thing happened too fast, but lots of underwhelming useless card too. This is why only some card become useful. Okay, so wala pa naman siya binabanggit, no? Read carefully and give your opinion if you want or have better solution. Okay. So una niyang tinakel is yung mga actually hindi naman lahat ng risky cards, no? Yung risky fish lang itself, no? So risky fish card that is not so risky case, no? From the risk case, pinakamalala daw yung ginagawa ng risky beast, next yung risky bird, pinakamay ng risk or lowest risk here would be risky fish, no? Because risky beast and risky bird almost make sure the user lose their HP as backlash of using it, especially for risky beast na nagbibigay ng death mark, no? So meron siyang opinion, how about change confused from risky fish fear into days, no? Or just change all card into same backlash situation na meron silang death mark or bleed pag ginamit initially, so it doesn't benefit only risky fish with its risk of using. Okay, so good point, agree naman ako dyan. Second concern niya is yung zero cost energy card Nemo or Cottontail. Okay, case, the consequence of using it is not bad. Okay, opinion, how about changing the confuse into days? Now, I think na nabanggit ko na rin before na sana yung mga confuse na nilalagay ng Nemo or Cottontail hindi mapupunta sa discard pile but diretso na sa draw pile para mas maramdaman agad nung gumamit later on, no? Hindi yung after pa ng rotation ng deck. Okay, so sa kanya naman, gusto niya wag na confuse ang ilagay, days na lang daw. So still better move than make it dead. If there is over nerf on energy card, then it will be too hard for aggro to break down heal or shielder comp. Okay, next na binanggit niya guys is yung Kotaro mount, no? Yung damage and utility case, 30 plus 30 damage and plus 1 energy if hit 2 enemies. Some said that the damage too big for the utility even with the requirements, no? Parang sinasabi niya na gumana man or hindi, it's good, no? And it will be really good pag gumana, no? Libreng damage naman kasi talaga, no? So meron siyang solution, gawing 25-25 or decrease the chance na makatama siya ng dalawang enemy. Kasi pag ito laging tatama talaga, libre na yan guys, ang sakit niyan, no? Papitik-pitik lang yan, pero ramdam niyan sa field mo, especially kung wala kang healing capability dun sa team na ginagamit mo. Next, ito naman, super useless backdoor card, no? Na-agree naman ako. Case, use backdoor card like Gerbil and Toothless. Meron lang siyang 60 damage and no utility whatsoever. If team want to make it playable, give it utility or requirement utility. Why I propose this? Let's move to the next part. Di ba? Good point. Kasi yung Scarab tsaka Axikis guys, select target to eh. Eh ito guys, hindi pa nga select target to. Wala pa siyang effect. Ito nga meron, no? Merong heal block to. Ito merong death mark, di ba? So card like Gerbil and Toothless fall behind card like Scarab and Axikis. Good point guys, no? Hindi magka-level tong mga to. Like ito, Axikis, Mount, ito Mount nga din, pero mas superior pa yung rin yung Axikis, 'di ba? Scarabs and Axikis can target any enemy, 60 damage and got utility on it, heal block and death mark. Meanwhile, Gerbil and Toothless only 60 damage and fixed target second and back, 'di ba? So solution, lagyan ng utility yung Gerbil and Toothless or add damage. Gawing 70 damage or gawin pa rin 60 pero bigyan man lang ng bleed, death mark, reduce heal
Okay, kahit mayroong requirement kagaya ng Axie Keys na may 50% or 75% HP remaining. Okay, that's for better instead of just backdoor card with 60 damage. Good point to guys, no? Ito talaga, sa pool na sa pool. Huling-huli guys, no? Dapat palakasin. Next, yung zero cost card for Aqua and Beast, too good to be true, no? So, nagpakita siya dito ng mga zero cost cards ng Aqua and Beast, no? The utility for zero cost card on Beast and Aqua is better than other class. Take a look at Innocent Lamb, Nemo, Ears, and Tiny Fan, no? The effect of this zero card can turn the tide of battle too. Ito kasi, yung Tiny Fan plus damage, Nemo plus 40 HP, ito pwede mag-duplicate, no? Copying skill. Meanwhile, take a look at Neo. Tinan mo naman guys yung Neo, yung sa, ano, yung sa bug, no? Silip lang and then banish. Useless, no? Sabi niya, useless. Good point na naman, no? No discarding or stealing mechanism here. Solution, change Neo utility. Pwede mong silipin yung card ng kalaban, discard one card, banish. Okay? So, better than only look for card and doing nothing. Yeah, yeah. Pabor talaga tong Beast and Aqua, no? Kahit sa runes and charms, right? Okay. Next, ito maraming beses na to na raise, no? Yung parasite card, that is not parasite. Ilang beses na nirereklamo to, wala pa rin silang action. Case, useless parasite card, sisilip ka sa kalaban. So what? Not even tricky card or useful card to be honest. We lacked of mechanism like stealing or discard card on origin. Bug is not tricky class anymore. Good point, no? Tsaka ilang beses na rin to na raise. So, solution, change utility and damage. So, meron siya mga proposal dito. Let's just look at one. 60 damage lang siya, pero random, discard one card, banish. Okay? So, meron pa siyang ibang pinropose dito. Pero, I believe marami namang agree na napaka-useless naman talaga ng effect na to. It doesn't help. Diba? Next, antenna. The utility and risk reward of the card, just bad. Solution, change the utility and description. Sabi niya, 50 shield, scry 2 cards. Okay. Hindi mababanish. Discard 1 from it. Okay. For me, if I will be changing this one, siguro gagawin ko na lang select target yung antenna, no? Kasi pag ganito kasi ang setup, parang, di ba, hindi siya masyadong maganda gamitin. Pero, I don't know kung na-consider niya na maganda to para mas numipis yung deck. Pero sana, select target yung shield na ilalagay ng antenna. Yun lang naman. Next. Why only spiky wing different? Kasi yung mga kapareho nito dati, nag-iba na yung effect, naging pure damage. Siya na lang yung naiwan, no? Okay, siguro dahil ano, gusto nilang ano, medyo iba yung effect ng mga cards, no? Kaya iniwan niya to mag-isa. Pero parang may reklamo pa rin, no? Same utility like curve pliers but only spiking wing that not change to pure damage. Come on. Do the team reconsider this? Better change it to pure damage too or just change the utility of the card. Okay, spiky wing, why not make it bleed? Okay. Oo nga naman guys, no? Marami rin nakapansin nito, like yung mga kapareho niya before, naging pure damage, ito na iwan, no? Kahit sinabi nila na yung dating effect nil, nung ano, nung pliers and curly is mahina talaga. So bakit nandito pa rin to, di ba? Solution, change to pure damage to, okay, gawing bleed. Ayan. Next, yung Garish Worm being weak, no? Marami na rin nag-raise ito na hindi naman sila nalalakasan sa Garish Worm. So, 2 cost energy, giving poison based on how many attack card used. Most likely, it will only add 4 poison and 6 poison if there is energy card. So, not a good deal for 2 cost card. Siguro, ginawa niya na yung mat. It's not good, no? Suggestion niya, ganun pa rin. Pero yung bonus damage will be AOE, all enemy. Para mas maging
Yeah. Para mas ma-improve pa yung damage na pwede niyang magawa. Okay? Next, Ranchu. Sabi niya, 2 cost steal for Aqua, not that good even with Koi or Ranchu. So, people leaning toward Nemotil more or Shrimp and Nabaga. No? So, ibahin daw yung description. Gawin siyang 35 damage to all enemies, pero yung weak is for 4 turns na. Okay? Pero agree naman ako na ang Ranchu is hindi masyado ginagamit. Hindi ba? I think ginagamit naman siya ng mga AOE comp, no? Ayaw lang siguro ng mga high burst damage na team na mag-defer pa ng mga ganap by placing weak sa kalaban, no? Yun siguro. Pero I don't know, no, kung this is, yeah, pero hindi naman siguro kailangan i-priority, no? Yeah, medyo may point naman siya. Next, Teal Shell, no? Mahina raw. Utility not that good if we compare with other shield card and their utility. Mostly, we play around 3 card. So, 60 shield. Ilan ba to? Yeah. And 4-5 card on special cases only. So, iba yung description. Gawing 25 shield per card play, pero may limit na 100 shield. That's it. I think this is better, no? And then, Tiny Dino being too strong. I think na-raise ko na rin somewhere to, no? 120 total damage if you retain it for 4 turns. So, pag nakuha mo agad, mabibring up mo agad yung highest damage possible for Tiny Dino and it will be unlimited, no? Even with 4 turn, it is still too much, I think, because the effects still stay and not resetting. Special case 2, it stays 0 cost if Mavis lucky pick it. Ah, ganun ba? Ganun pala, no? Pag na 0 cost daw to ni Mavis, unli na yung pagiging 0 niya. Tama ba? Not sure, no? Ibahin daw. So, meron siyang mga suggestion dito. Let's just get one. Like, to 60 damage retain. Gain 15 damage per turn retain. Max 3 turns. So, you get a total of 105 damage lang, pero wala nang reset. Okay? So, rather than 4 turns, 3 turns na lang. 105 na yung maximum. Wag naman yung 120 kasi paut-uit na 120. Napakasakit naman talaga. Okay? Testing lang. Pero mukhang malakas nga. Mukhang malakas nga. Next, Sleepless 2 Special Case. Giving days instead of confused, no? So, sabi niya, change days to confuse instead. So, parang yung sleepless, wag ng days ang ilagay, confuse na lang din para pareho dun sa plant. Hindi naman kasi fair, eh, no? Good point. Next, Green Thorns. Ang case niya dito is napakarami raw poison stock na nilalagay. And proposing na, okay, yung 5 times dito gawing 4 times. So, it's something na they can apply para humina slightly yung mga poison, no? Although hindi ko masabi kung mabilis pa talaga yung poison ngayon o hindi, pero yeah, beatable naman din kasi, no? At saka hindi naman siya like totally nag-shine dun sa recent na leaderboard nung season 0, nung simula lang. Okay, Gila too much for 2 cost card, no? Ah, okay. So, ang concern niya dito is napakataas ng damage kapag sobrang dami ng stock, no? Kasi right now, sa bawat poison stock na meron ka, merong extra, 2 damage. So, kung meron ang 30, so 30 times 2, 60 plus 40, 100 AOE damage, no? So, pinopropose niya na 40 damage AOE, yes, pero deal 1 bonus damage na lang for every poison stock or 1.5 bonus damage for Gila, no? Pwede rin, no? Parang nabanggit ko dun sa video ko kanina na yung mga poison team, kahit leftover potion lang, goods na to. Siguro nga ito yung mag-justify kung bakit kahit ganun lang yung suot ng poison team, medyo decent siya, no? So, yeah. Yun siguro, no? Next, Freezard stack, no?
Ilang beses na rin na-raise to, kaso dahil pinahina yung healing boost, hindi na masyado binabanggit. Pero still, parang malakas pa nga rin yung Freezard. No? Too much utility for one cost card, heal 4 times and 4 damage boost even if all team still alive. Tapos, but it is too much in 1v1 or back Axie. Kinda crazy, 80 heal and 4 damage boost if you are alone. Change daw. So, let's get a sample here. So, kunwari ito. Gawin na lang daw 25 heal, no? So, 25 daw. Pero, yung application is 3 times only, not 4. And then, yeah. So overall, 75 heal, 3 damage boost. Rather than 80 and 4. So, kunting change lang. Okay? So, yan na guys, no? Yung input ng ating not easy NFT. So, let me know in the comments if you agree or disagree sa mga binanggit niya. And later on, baka mag-content din tayo sa iba niyang magiging thread for other things like runes and charms kung na-tripa natin. Alright? So, yun lang guys for this video. Kung na-appreciate naman, don't forget to like and subscribe at see you sa ating next video. Maraming salamat.